Iyan guys, tapos na tayong mag-view ng kanilang visual audio room. Yan, sana marami kayong natutunan sa binigay nilang brief history dito sa ating El Deposito. Yan, bali guys, ito, pupunta na tayo dito sa next nating ititignan. Sir, sa akyat na po. Ano? Thank you sir, salamat. Yan guys, akyat na tayo doon sa may taas. Museo El Deposito. Bali, ikot po. Yan, thank you po. Morning po. Yung kaloob ni Carriedo, 1733. Carriedo's donation, 1733. Yan, grabe, napakatagal na nito. Mukha ni Carriedo sa isang bas relief. Ayuntamiento de Manila. Profile of Carriedo in a bas relief at the to de Manila. Yan guys, ito yung mga ano, naglalaba dati. Oh. Mga naglalaba sa isang pampublikong hydrant. Ito, maagang ika 20 taon, people watching loads. Yan guys, yan yung panahon na ano, yan, galabas sila sa public place. Tapos ito isang publikong hydrant sa Paco, Maynila, maaga 20 taon public. Yan guys, yan yung mga patubig dati sa Paco, Maynila. Yan yung mga sample ng litrato. Tapos ito meron silang, yan guys, Castilla yung sulat, din natin maintindihan. Pasahin ko na lang sa inyo yung pinaka ano, mga salaysay sa mga naging katungkulan ni Francisco Carriedo sa Kalakalang Galyon at ang kanyang naging serbisyo sa siyudad ng Maynila, kabilang na ang kanyang layunin na magtayo ng sistemang patubig, Madrid, 9 Enero 1740. Grabe katagal na guys, dati pa nila inaayos yung sistema sa patubig. Yan, inayos ni Francisco Carriedo. Yan, kaya pala merong LRT na Carriedo na istasyon. Yan, ito yung ano, loob ng pinaka museum. Yan, tapos ito 1880 fountain ni Carriedo, Sampaloc, Maynila. 1880 fountain. Yan guys, may fountain na pala nung mga panahon ng 1880. Yan, 1882 fountain in Carriedo, 1882. Yan, pinapaganda siya. 1891, tarjetang postal tampok ang dekorasyon ng fountain Carriedo. Yan, 1973. Yan, 1976, 1982 at 1997, at sa kasalukuyan present, ito na siya guys. So, kopya ng fountain ni Carriedo Balarac-Lonsod, nilitratuan noong 2013, Carriedo Fountain, Balarac, Quezon City. Ah, sa Balarac, Quezon City pala itong fountain na to. Mula sa mga maliliis na batis. Yan guys, napakatagal na nung fountain na yan. Baga, ano, pupuntahan din natin yan para i-vlog, para maiduktong natin tong vlog natin na to. Carriedo Fountain ang tawag. Yeah, kaya yung pinanood natin kanina doon sa baba.
Yun. Ano to, mong fountain din. Ay, ito yung... Ay, ito yung replika niya. Pwede itong hawakan. Ah, pwede nga hawakan. Yun, hawakan. Sa mga may bisa. Ah. Kung gusto mo makita ng malapitan ito. Ah. Yan, guys. Ha. Ito yung, ano niya, yung... replika ng fountain, ha? Carriedo Fountain. Ito pa na yung replika niya. Ang ganda, no? 1880, grabe katagal mo. Ibig sabihin, grabe, katagal nga nyo. Ganda ng pagkakagawa. Okay, sobrang pulido ng mga pagkakagawa ng mga structure dati, kahit itong mga fountain. Yan. The classical design of the fountain pictures. Many mythological deities, the mass. Yan guys, mga, kahit sa mga katubigan natin, napakalawak ng history. Kaya hindi lang sa mga structure, hindi lang sa mga bagay na ano, maging ang katubigan ay napakalawak ng ating history. Ito, Francisco Carriedo Peredo, yan, isa yan sa, ano, yung, ng, ano, ng katubigan natin, Francisco. Galleon Shipment Supervisor later served in the city government, donated 10,000 pesos. Ngayon ko lang nakilala si Carriedo eh, malaki pa. Siya po yung nag-donate ng 10,000 pesos para po sa waterwork project po noon, 19th century. Kasi noon po, mahirap po talaga yung makakuha ng malinis na tubig. Kumuha po sila sa Pasig, sa river po. Grabe, kaya pala nagkasakit ng cholera, no? Kasi marumi. Ang galing ni ano, Carriedo. Ngayon ko lang siya na ano, ngayon ko lang na ano yung Carriedo. Kaya maganda talaga umiikot sa mga ano, history, ano. Ayan guys, siya pala yung ano, laki ng tulong ni Francisco Carriedo y Peredo. Ayan. Away Peredo. Ayan, laki pala ng naiambag niya dito sa ating kasaysayan about sa tubig. Ito, ano to? Ito po yung mga water hydrant po dati. Dito po malabas yung tubig. Malabas sa tubig. Sa bunga nga ng layan po. Ito, ang ganda po ng design. Ay, ito. Ito na mismo yan? Apo. Wow. Nakuha po siya sa Intramuros. Sa Intramuros. Yung replica niya. Ay, ito yung original. Ito yung replica. Apo. Ah, grabe. Eh, may nakalagay kung kailan nagawa. 19th century. Apo. Ayan, ito pala ito. 1880 water hydrant round 390 water fountain century 80 water hydrants were installed in Manila during the last decade of 19th century. Yan guys, ito yung replika niya. Ito yung orig guys, ito yung 1880. Yan, 19th century, grabe katagal na to. Ito pwede nga wakan, di pwede, no? Bawal to. Kasi ano to, original to eh. Yan guys, oh. Yan guys, yan yung mga pinepreserve talaga, na sobrang pinepreserve. Grabe katagal niya at laki ng naitulong niya sa kasaysayan ng mga panahon ng mga nabuhay nung 19th century. Yan, ang laki ng naiambag niyan. Kaya sobrang salamat niyan sa ano na yan, original na hydrant na patubig. Yan. Si Carriedo rin ang nagpaano na ito, no? Nag-donate po siya. Ito. Itong mismo. Hindi po. Parang nag-donate lang po siya ng pera para sa patubig. Ah, okay. Okay. Bahala na po yung ayun kamien to para mag-ano sa mga tao ng water po. Yung gumawa po sila ng water hydrant. Oo, grabe. Sa kumbaga naging daan lang si Carriedo para sa makagawa ng... Siya po yung nag-start po. Nag-start talaga. Tapos ito yun. Ito yung start mo.
Grabe. Ito yung replica, guys. Oh. Ito yung dating design niya. Wala na siyang ulo eh, no? Tapos wala na yung medyo ito. Madilim lang, guys. Bawal kasi may ilaw dito eh. Ayan, ano yung mukha ng Leon ba yan? Opo. Dun po sa bunganga ng Leon, lumalabas yung water. Ah! Yan, guys. Oh. Sa bunganga ng Leon. Grabe, ang ganda ng pagkakagawa. Ayan. 1880, may nakasulat pa. Ah, ito. Wala haba eh. Ito merong, ano to, Pondicio de Hilario Sunico, Manila. 1885. Replica na lang to eh. Ang ganyan, sinaking nga. Kalipat tayo dito sa may, ano, kabila. Ito, ano naman to, parang galon, no? Ito po yung, ano, water filtration na inautos ni Gobhen and Enrique and Gobhen Blanco. Ginawa pinautos po nila to dahil po sa sakit na kumalat, kolera po yun. Aba. Karoon po sila ng concerns kung potable po yung water na iniinom nila galing sa ilog Pasig. So, dalawa pong model na to ay parehas lang sila. Nagkukulis po sila ng laman na charcoal and fine sand. Yun, guys. Bali, ito yung filter pala, no? Pinaka-filter. Bali, guys, kasi nagkasakit ng cholera dati nung panahon na sa patubig sa ilog Pasig sila. Nag-isip sila ng parang kung paano mapipilter. Ito, grabe. Actually po, yung sa ilalim po niyan, may tela po sila. Sinamay po yung tao dyan. Then, after po nan, may kahoy po na butas-butas para doon po lumabas. Okay. At yun naman po, pinaghalo to, yung model ni Enrile. Yung kay Blanco po ay hiniwalay-hiniwalay niya. Ah, okay, okay. Grabe. Po, yung sinuggest po ni Blanco na pakuluan po yung tubig ng 13 minutes, sa loob ng 13 minutes. Aba. Bago po siya pa inumin, siya magpapalamigit pa. Ah, siya nag-suggest na? Opo. Si Gob General Antonio Maria Blanco. Opo. 1850. Yan. Grabe, ibig sabihin ito. Ang galing, yun palang pinag-umpisahan ng ano, ng filter ng tubig. Grabe. Dito ko lang nalaman. Parang nila na malinis po yung lasa and yung amoy nung tubig. Tubig. Ah, okay, okay. Dahil dati, guys, sa ilog Pasig lang sila kumukuha, marami nagkasakit. Kaya ito yung naisipan nila na ano, filter. Yan. Cross-section ng sistema ng pansala ng tubig ni Go General Pascual Enrile, 1833. Yan, guys, nakaisip sila. Ito pala pinagsimula ng filter ng tubig dito sa atin. Yan, napaka-importante nating malaman na maging sa pag-filter ng tubig ay meron ding kasaysayan. Yan, guys, ito pakita ko na sa inyo to. Yan, hindi ko mabasa yung ano, nakasulat. Enrile's Barrel Filter, 1833. Si Enrile pala ang ano, nakaisip. Galing. Governor General Pascual Enrile's Barrel Filter, 1833. Governor General Pascual Enrile ordered the develop of a barrel filter in 1833. The barrel filter used pine and sand and charcoal to remove impurities and improve the taste of water. Charcoal saka ano, no? Sand saka charcoal lang, no? Galing. Okay. Ano to? Ma'am, original siya. Replica lang din to, di ba? Ah, replica rin. Ah. Pero parang ano yung luma yung kahoy. Yan. Okay, thank you. At nalaman natin to. Okay. Ito po yung ginagamit nila sa tawad ng nung Maynila, ito po, nasa picture na to. Ang mga tao po dyan ay Aguador. Sila po yung naghahatid ng mga tubig noon sa, mula sa ilog Pasig at sa spring water ng San Juan. So, yung binubuhat po nila, ayan po yun. Yung tao po dyan ay tinaha or malaking tapayan ng tubig. Tapos naglalaman po siya ng 25 gallons. Yan yung mga nasalanan. Opo. Tapos ano po yan,
Binabanta din po nila yun sa mga tauhan ng Maynila. Yung pinakamahal po nila ay 12.50 cents. Yung tubig po na yun ay galing sa spring water ng San Juan. Medyo po malinis pa po yun. Then yung sa pinakamura po nila ay yung 2.50 cents. So nagka ano lang po ng 10 pesos. Oh, grabe. Yung po yung galing sa ano, Ilog Pasig. Grabe. Sobrang hirap pala ng delivery ng tubig dati, eh. Binubuhat lang. May delivery boy po dati, meron. Ay ngayon po, may delivery boy din po. Galing, history din ano. Galing, galing. Total, bihira kasi may mineral water station eh. Kaya deliver din, pero iba na ngayon, may sasakyan. Pero dati, lakad lang. Yan. Palakad lang, mano-mano lang ang lakad dati. Grabe, mas mahirap pala dati. Ito lang po, yung ginagamit nila pang bayad dun. Silver coins of King Charles III of Spain. Mga galing po sa Spanyan. Uy, grabe. May buti, meron na preserve din pati pambayad, oh. Ano to? Salaping pilak ni Haring Carlos ng Espanya. Silver coins of King Charles. Grabe, King Charles po. The Third of Spain, Daniel W. Tancoco Collection. Salaping pilak ni Haring Carlos. Port ng Espanya, silver coins of King Charles, Port of Spain. Daniel W. Tancoco Collection, NHCP. Yun. Grabe, pati baryo na preserve, oh. Yan guys, oh. Yan, di matutumbasan ang halaga yan. Yung ganyan, kasi kalakip niya, kasaysayan. Yan, oh. Yan, mayroong mga, ano. May mga damage na siya, ano. Ayan guys, tubig mula sa Ecuador, water from Ecuador. Ecuador? Ano kaya salita yung Ecuador? Yung agua po, sa salitang Spanish po, agua means water. Kaya pala may aqua, ano? Aqua plus, aqua. Yung mga mineral water, may mga aqua, galing. Diyan pala nakuha yun. Then po, ito, water filtration po siya, pero... Ito po yung ginamit ng pamilyang Rizal. Usually, ito pong water filtration na to ay ginagamit ng mayayaman. Pang mayaman to, pang social, ano? Opo. So, yung etong model po nito, replica lang din po. Yung original po nito, nasa bahay ni Rizal, which is yung sa Kalamba. Ang nakapag-invento niya si Rizal? Hindi ko po sure. Okay. Bali, nag-upgrade dating ito. Na-upgrade siya ito sa mga mayayaman na kapag-isip ng ano. Tapos, reproduction ng pansala ng tubig na ginagamit ng pamilya Rizal. Rizal, yung bayanin natin, no? Rizal, no? Yan, guys. Museo ni Jose Rizal. Kalamba, nasa museo rin, no? NHCP. National. Sorry. Yan, banga. Tapos, ito ma'am, ano po ito? Dito na lang po kayo. Ayun. Paikot pa lang ito. Ang dami.